upang magpasimuno sa kukulang gawain mo at may hayag ang kadakilaan ng mga kapatid ko sa pamamagitan ng iyong espiritu sa katawan ng aming mahal na Apo Kunching. Naway kami iyong gabayan, patnubayan, at naway patuloy niyo pong ibigay sa amin ang kapuspusan ng espiritu upang maunawaan namin ganap kung ano ang layon mo sa aming mga buhay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po, wala nang ulan. Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon. Kumusta po kayo? Mabuti po, tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sapagkat sa bawat araw, kanina po parang naaliw ako sa pagmasid sa ulan. Napakalakas kasi ng ulan. Sabi ko, Ama, magkakarinigan kaya kami kapag ako ang facilitator. Subalit, purihin ang Ama. Ayan o, lumilipas na po yung ulan. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Sa bawat araw po ay, ang bawat nagpa-facilitator, sa gitna ay may mga kaukulang bahagi ng ating Panginoon kung ano yung dapat tukdin. Ang ilan kong mga kapatid ay wala po silang tema. Subalit kung atin pong susuriin at bibigyan po natin ng kaukulang direksyon, yung pagbabahagi, kahit wala pong tema, kayo nagbabahagi, mabibigyan nyo ng tema kung ano yung nais nyong ipangalandakan sa kahiwagaan ng Diyos sa buhay nyo. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Subalit ngayon po, kanina, sabi ko, Ama, sa kabila po ng hindi maunawaan ng mga kapatid ko, subalit sabi ng Panginoon, bakit hindi nila mauunawaan? Samantalang, hindi naman sila ang magbibigay ng kaukulang pangunawa, kundi ang banal na Espiritu na nananalaytay, nakapaloob sa inyong mga pagkatao. Amen po ba yon? Kaya sabi ko kanina, hindi na lang kaya ako magtitema. Subalit sabi ng Panginoon, ang bahagi po sa akin, anak, bigyan mo sila ng tema. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ang tema na ibibigay ko po sa inyo ngayon? Ang binahagi po sa akin ng Ama, kagaya po kahapon ang tema po ni kapatid na Doki, eh yung tungkol po sa, ano ba yung tema niya kahapon? Sino po yung andito? Pagsasalarawan ng ginampanan ng Diyos sa buhay niyo. Amen po ba yon? Ako po, habang kanina po dumudulog ako sa Ama, sabi ko, Ama, ang dami kong gampanin. Pagkatapos ng paghatid ko sa aking alaga, mamamalingki pa ako sapagkat mayroong may kaarawan. Andiyan na po ba yung may kaarawan, kapatid na promise? Opo. Kukunin ko po siya isang sharer para po maihayag po niya yung kaukulang sa kabila ng kanyang kaarawan. Ito po yung tema na ibibigay ko sa inyo na binahagi sa akin ng Ama. Papasok po tayo doon sa tamang pag-uugali ng isang nilalang. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yon? Sapagkat, sabi nga ng ating Panginoon, may mga alituntunin po siya. Subalit, kailangan din po nating matutunan yung tamang pag-uugali. Amen? Yung values po ba ang tawag doon? Good manners and right conduct? Ano po, tamang pag-uugali simula nung tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Sapagkat, ano po, ganito po yung kaukulang bahagi sa akin, anak. Ano ang mga katangian na nilalayon kong kamti ng mga anak ko sa sanlibutan? Amen? Sapagkat, siguro nga hindi nyo ako maunawaan ngayon, subalit hindi po ito isang pangangaral, kundi isang pagbibigay kaalaman ukol sa tama at tumpak na bahagi ng banal na Espiritu sa katauhan ating mahal na Apo Kunching na tinatanggap din po namin mga alagad. Paano po kami mag-uumpisa? Ang kami mag-uumpisa? Amen po ba yon? Sapagkat marami pong hindi nakababatid. Alam niyo po, ang kalooban ng ating Amay walang makatatarok. Subalit may ibinababa po siyang pattern o alituntunin na dapat nating sundin upang maiangkop po natin yung puso natin sa ating Diyos. Amen po ba yon? At isa sa mga alituntunin na yan, kailangan mayroon kang tamang pag-uugali. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa pagkakataong ito, kahit alin doon sa tamang pag-uugali na narinig niyong ipinangaral ng banal na Espiritu na dapat tukdin at isakatuparan ng bawat katauhan. Amen po ba yon? Hindi ako magbibigay kung ano yung mga ugali na yon. Kayo po ang nakababatid. Kung ano ang nabago na sa inyo, na magandang pag-uugali ibinigay sa inyo ng Diyos na tinanggap niyo sa dakong ito, na kayo mismo nakakakilala sa sarili niyo. Amen po ba yon? Ito po ang pagninilay ko.
ano-ano, yung mga pang-asa, pang-araw-araw mong buhay na ginagampanan na magandang pag-uugali na mula sa ating Panginoon na ginagamit mo na ngayon. Amen po ba yun? Malinaw po ba sa inyo? Ano po yung mga gandang pag-ugali? Tatagal ka ba sa pagtupad ng gayon? Sapagkat mayroong tumutupad na paimbabaw lang. Amen? May tumutupad na para lang masabi na siya tumanggap sa Diyos, kailangan maging mabait siya ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw, isang linggo, isang buwan, isang taon. Kaya ang tanong ko, tatagal ka ba sa pinatutupad ng Diyos sa buhay mo? Paano ka maging isang mabuting anak niya? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, kayo na po ang magbigay ng kaukulan. Ayoko pong bigyan kayo kung ano yung mga magandang pag-ugali na yon. Hindi ko po sakop ang inyong mga damdamin. Subalit alam ko po na sa temang ito ay mayroon na pong natanggap ang bawat isa. At nakikilala nyo na yung unti-unti yung sarili nyo kung ano yung tama at hindi. Amen po ba yon? Amen po ba yon? Alam nyo po. Sabi ko nga, vigil po namin kahapon. Salamat sa Ama. Salamat sa patnubay niya. Napakaraming pagsusuriin po talaga, napakaraming Paul. Maraming Paul na magugali ang tao na hindi natatarok ng kanyang sarili. Amen po ba yun? Boy po bang Diyos? Subalit ang ating Panginoon ay nakatatarok ng katotohanan sapagkat siya ang tamang timbangan, siya ang kahatulan, siya ang kaparusahan, siya ang bibigay ng hatol sa bawat isa. Kaya nawa po, sa pagkakataong ito, isa-isa na po tayo makapagnilay. Ano po? Dahil pabilis ang panahon, ibig sabihin, nagdudumali na rin ng ating Panginoon na tayo ay makanyang makapiling. Hindi man sa kamatayan na mamatay tayo ngayon, subalit yung mamatay ang ating unang pagkatao ay napakahalaga upang lupa man ay maging langit rin. Kaya tinatawagan ko po ang may kaarawan, si kapatid na Promise, na sa araw na ito ay galak na galak ang kanyang puso sa panibagong buhay na kaloob ng ating Panginoon. Kapatid na Promise. Happy birthday! Buhay po ba ang Diyos? Hindi po hadlang ang malakas na ulan para hindi ako tumungo sa dambanang banal. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po mga kapatid, birthday ko ngayon, palakpakan po natin ang banal na Diyos. Opo, galak na galak ang puso ko sapagkat muli, eto po ako sa panibagong taon ng buhay ko. Malakas, masigla, puspos ng pagpapala niya. At salamat po, Ama, sa hiram na ganda. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. Amen po ba doon? Payag po ba kayo? Opo, wala po kayong magagawa. Ando na eh, pinapakiusap ko pong paano pumayag kayo eh. Purihin dakilain ng Ama. Alam niyo po, maniwala po kayo, totoong birthday ko ngayon. Sapagkat nung pong linggo, sabi ko, Ama, hindi naman po kailangan yung may handa eh, no? Amen po ba doon? Kanya po nung linggo, dahil walang gawain, ay naglimpya po ako ng bahay. Sinimulan ko po sa kwarto hanggang palabas ng sa salas. At nang ako po ay nasa bandang kusina na, siya po ay nangungusap at nagdaratal ng mga salita. Ama, sabi ko, salamat po sa iyo sa buhay na pahiram, sa aking kalakasan, sa kapayapaan ng puso ko at kaisipan. Salamat po, Ama, na sa buhay kong ito, bagamat malapit na ang kalagitnaan at lumampas pa, ikaw ay nagparamdam
ako ay inakay sa damba ng banal. Salamat po, Ama, sa magulang na bigay na siyang nagpalaki at nagbigay ng magandang aral. Salamat po, Ama, sa kabiyak ng puso na sa iyo'y hiniling, walang pasubaling sa aking ibinigay. Isya siyang mabait at maunawain sa lahat ng bagay. Pinadadama niyang ako ngay mahal niya. Salamat po, Ama, sa mga anak kong sa akin ay biyaya. Salamat po, Ama, sa mga apo ko, anghel ng buhay ko. Subalit, Ama, higit ko pong ipinagpapasalamat